Tvcn, welcome to our Sunday service online. Malapit na po ang Pasko, ano po? Parang naamoy na natin yung simoy ng Pasko. At syempre, malapit na po matapos ang taong 2020 and we are approaching the 2021. Sino po sa inyo ang ready na po sa 2021? Goodbye COVID na nga po ba yung pag-alis po ng 2020, goodbye COVID na po ba? O kasama pa rin natin ng COVID? Syempre, kasama pa rin natin ng COVID. Pero ang good news mo diyan, meron na daw pong ano, no? Meron na daw pong vaccine na na invento at I think sa mga kalatian po ng 2021 ay makaka-experience na po tayo ng vaccine, ano? At the same time, narinig ko rin po na sa balita na babalik na rin po yung mga physical gathering po ng mga schools. Ano po? Yes, yes, magkikita-kita na po ang mga magkaka-eskwela, makakagawa na uli ng mga, syempre, mabubuting bagay. Ano? Okay? So, pagdating po ng 2021, TVCN, ano po, lahat po ng mga leaders, I'm praying po na maging tayo po ang dapat ang mas maging ready sa pagdating po ng 2021. Kasi po, lalo na po yung mga leaders, kasi marami po tayong gagawin, marami po tayong mga preparation na gagawin, marami po tayong mga challenges na gagawin in order for us to grow. Kasi po, tayong mga Christians, nakita ko po sa atin, bilang isang church, no po, I observe, no po, na as a pastor po, nakita ko po yung kalagayan po talaga ng mga leaders at kalagayan po ng mga iba po natin mga disciples po sa nagdaang 2020, no, habang nandun po yung COVID. Nakita ko po ang dami ng hina. Hanggang ngayon, yung iba, hindi naman po sila nawala eh. Pero yung iba hanggang ngayon, parang hindi pa rin sila makarecover. Parang hindi pa rin sila, parang yung panghihina nila, dala-dala pa rin nila hanggang ngayon. Ano? Hanggang sa ngayong mga oras na ito, hanggang sa mga pagkakataong ito, yung ibang mga leaders parang, yun, napapabalik pa lang sila. Thank you so much kay Lord, kasi yung iba talaga nakarecover na. Ano? Nandiyan naman po sila, gumagawa naman po talaga karamihan po ng ating mga leaders, karamihan po ng ating mga disciples, nagse-cell group po sila. Pero ang nakakalungkot nga po diyan ay medyo wala pa po yung iba sa wisyo talaga gumawa sa ministry, ano. Pero salamat na rin po kasi talagang nandiyan po sila, hindi po sila tumitigil at talagang nandun yung puso nila sa paggawa. Okay? This coming 2021 po, gagawin po natin yung maraming mga challenges para po mas ma-challenge po yung ating spiritual, no po, yung ating spiritual life, mas ma-challenge po yung ating mga sarili at para mas mag-grow po tayo, no po. Kasi po, tayo mga Christians po, sa nagdaang pandemic, no, lalo na ang TVCN, marami po talaga sa atin nahirapan po talaga. O siguro, hindi tayo masyadong nahirapan, pero look at the other Christians, look at the other churches, no po. Nagsarado po yung iba, no po, dahil nawalan po sila ng parang yung iba po ay nawalan po ng pagkukunan, nawalan po ng iba, nawalan ng trabaho, no po. Yung iba nawalan ng pera, no po. Siguro sa TVC naman siguro walang ganun, pero aminin man natin tanin, yung iba po talaga kitang-kita po talaga, hirap po talaga tayo sa buhay. Buti na lang po tayo, karamihan po sa atin hindi naman po ganun kahirap, pero average po, no. Marami po sa atin average, mga average person po yung iba. Yung iba natin mga professionals, talagang kumikita sila kahit papaano. Yung iba natin mga pamilya, mga nanay, tatay natin, kumikita pa rin sila. No po. At yun po pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na sa mga darating pang taon, wag naman po sana, no, if ever po na ma-experience po natin uli yun, baka po meron pang mas dumating na mas mahirap pa sa COVID. Mas mahirap pa dun sa naranasan natin sitwasyon. Ano po? Yung pong pinagdaanan natin for the past 9 months, ano, baka sa susunod po ng mga taon po niyan, di po natin alam kung kailan darating 'yon. Ano kasi ayun naman po ang sinasabi sa Bible eh. Talagang darating at darating po talaga yung taghirap at yung mga darating po talaga yung mga time na mahirap na sitwasyon, mga troubles po talaga ng buhay natin. At pag dumating po 'yon, mas lalong mas maging handa po dapat tayo. Yun nga po, no? Ang hirap po talaga, no, nung tayo ay nasa pandemic, no po. Pero kung alam niyo, kung meron lang po talaga tayo, kung meron lang talaga, kung baga sobra-sobra tayo, masaya naman tayo nung pandemic eh. Kasi hindi man tayo masyadong naapektuhan. Pero alam niyo 'yun, kahit na i-lockdown ka, alam niyo pag meron ka, talagang yung pagpunong-puno ka ng kunwari, marami kang pera, marami kang resources, pwede mong sabihin kahit i-lockdown nila kami ng ilang taon, po, pwede mabubuhay ako. Kasi nga po, marami kang ipon. Ang tawag po doon, flourish life. Ano? Makikita mo po sa isang Christian, dapat po ang isang Christian o tayo mga Christians po, lalo na po tayo mga leaders, dapat po tayo ay nagfo-flourish po talaga ang life. Ibig sabihin po ng flourish life, yun po yung maunlad, magandang buhay, hindi ka puro hallelujah lang, hindi ka puro ministry lang, hindi ka puro basa lang ng Bible. Syempre, pag may pagka
pag ikaw po ay mataas ang spiritual life mo, hindi ka lang puro devotion, hindi ka lang puro simba, siyempre, pagka kailangan mo ng pera, eh dapat may madudukot ka rin. Hindi yung pwedeng sabihin na pagka wala kang pera, sasabihin mo na lang hallelujah, di ba? Puro ka na lang ganun lang ba tayo? Hallelujah, walang pera, praise the Lord, di ba? Masyado kang spiritual, pero paano naman yung financial? Amen po ba? Paano naman po yung mga kailangan natin? Hindi naman po tayo habang buhay dapat na ganito. Kaya nga po ako, tayo, nagsisikap po tayo in our life. Ano po? I'm not saying po na doon po tayo mag-focus for earning money, earning something and forget the ministry. Hindi po yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko po ay balansin po natin ang buhay natin. Kailangan po tayo mga Christians po ay nag-flourish po yung life. Ano po? Nagkakaroon po ng flourishing life po yung buhay natin as we grow in our Christian life, in our Christian journey. Ano po? Kung nagbabasa po tayo ng Bible, nagpapakalalim tayo sa Bible, nagpe-pray po tayo, sumasamba tayo sa Diyos, nagmi-ministry tayo, 'di ba? Nagtataka kayo? Ano po? Bakit yung may mga bisyo? Bakit yung mga nagdadroga, 'di ba? Bakit yung drug lord di kotse, pero yung tayo anak ni Lord walang kotse? 'Di ba? Magtataka ka, ako wala akong bisyo, pero yung iba mabisyo, pero sila yung maraming pera. Di ba? Yun ang pagtatakahan natin eh. Amen po ba? Okay, so sa buhay po natin, as a Christians, hindi lang po natin dapat isipin palagi na okay lang, mahirap lang ako kasi at least sumasamba ako kay Lord. Okay lang mahirap ako, sa langit naman, mayaman ako. By the way po, totoo po yun, no? Mayaman ka sa langit, pero dapat po, kung inaano po natin yun, kung kiniklaim po natin na mayaman po tayo sa kalangitan, dapat na-experience po din natin yun dito sa lupa, kasi earth is the extension of heaven. Okay? So, flourish life. No po? Kailangan po ma-experience natin yan, yung maunlad, malago, at magandang buhay. I mean po ba? Not only in spiritual life, but only in our physical life, in our life talaga. Itong panglabas na ginagalawan natin, dapat po maunlad din po tayo, na po. Hindi naman po agad-agad ngayon yun, pero habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, dapat po gumaganda po talaga ang buhay natin. But paano po yun? Parang isang halaman lang yan eh. Ganito po yun, parang isang halaman lang yan. Ang isang halaman po nung pandemic, ano, nakita natin yung paglabas ng mga halaman, ano, parang naging trending po yung mga halaman po noon eh, nung pandemic, you know? Biro nyo, meron pa nga ako ng balitaan na sobrang mahal na halaman, di ba, nagkakahalaga ng 1 million, di ba, yung halaman na parang damo lang naman, ano, parang damo lang naman yung itsura niya, pero ang halaga niya po 1 million, grabe. Naging trending po yung halaman nun. Actually, marami po naging plantito at plantita, ano, maraming mga nag-alaga, maraming sumubok na mag-alaga ng halaman. Pero yung iba naman po talaga, hindi naman talaga hilig ang paghahalaman. Talagang naki-trending lang, naki-uso lang, 'di ba? O kaya nakigaya lang, ano? Kaya yung mga halaman nila hindi talaga lumago, ano? Marami po mga ganun, ano? nag-aksaya lang sila ng pera. Amen po ba? Hindi po talaga nila na-grow yung kanilang halaman, hindi nila na-flourish, no? Hindi nila hindi napunta sa flourishing yung kanilang halaman na inalagaan. Bumili lang sila dahil nakigaya nga lang po, ano? Amen po ba? Pero yung alam nyo, nung pandemic po, ang dami po mga Filipino na nag-flourish po yung life in the middle. During pandemic po, their lives become flourish. Napo, bakit po sila nag-flourish? Kasi po nag-grow sila. Opo, nag-grow sila. At bago po sila nag-grow, from normal life, They planted themselves into a new normal. Inadapt po nila yung new normal eh. Nag-adapt po sila talaga. Sabi nila, naisip ng mga Filipino, yung mga magagaling, no po, ito mga to, karamihan sa kanila, hindi po itong mga Christians sa TVCN. Hindi po itong mga believers, karamihan po dito mga religious people. Pero kasi pagdating po sa gamitan po ng utak, dapat po tayo yung mas matindi eh. Amen po ba? Pagdating po sa gamitan ng utak, wala pong religion. Amen po ba? Wala pong ganyan yan. Pero sa atin po, pagkasama po natin ng Panginoon, God will put an idea in our mind, no po? Pag tayo po talaga ay seryoso sa buhay natin, no po? Talagang maglalagay po ang Panginoon ng idea. Amen po ba? Kaya nga lang po, nakakalungkot po tayo mga Christians, masyado tayong umaasa na lang po sa grace, masyado na lang po tayong umaasa sa alam niyo 'yon, sa mga hingi-hingi, mga tulong-tulong, tapos tawag natin blessing, di ba? May ayuda, para mga ganun, no? Pero yung iba po talaga,
yung iba pong mga tao ay see many people during pandemic po, hindi po talaga sila umasa sa mga bigay-bigay ng gobyerno. Kung ano pong meron sila, katulad po ng halaman, uy, meron kaming halaman, ginawa nila, nag-isip sila, ginawa nilang negosyo, na po, first of all, they planted themselves, na po, yung sarili nila, talagang i-transplant nila, parang kang isang halaman, na po, na nandito ka sa normal life, na po, tapos biglang nagkaroon ng new normal, nagkaroon po ng pandemic, na po, ginawa mo sa sarili mo, itanin mo yung sarili mo doon sa new normal. Okay? At pagkatapos po, nag-grow ka doon sa new normal. Pagkatapos po, nung nag-grow ka sa new normal, na-adapt mo talaga, nag-flourish yung life nila. Marami pong yumaman nung new normal. Marami pong mga taong normal lang ang buhay, tas naging negosyante, ngayon po mayaman na sila because of pandemic. Na po, marami pong mga tao, kung tatanungin niyo po, ang dami pong mga tao na nagpasalamat po sa pandemic. Okay? Kasi po, nag-grow sila. Pagkatapos po nila nag-grow, yumaman po sila, nag-flourish po yung life nila. Tayo pong mga Christians, dapat po, may pandemic man o wala, dapat po tayo laging ano, constant po dapat, no, consistent po dapat yung ating flourishing life. Amen po ba? But, the question is, paano po tayo nagpo-flourish if we are not growing, o paano po tayo mag-grow if we are not planted? That's the question. Amen po ba? By the way, pinamagatan ko po itong ating message po ngayong Sunday na growing life. Amen? Growing life po. Kasi po, without growing po talaga sa buhay natin as a Christian, pag hindi po tayo nag-grow, mga kapatid, wala pong flourish, wala pong paglago, wala pong pag-unlad. Amen po ba? Babasahin ko po muna yung Psalms 92 chapter 12 verse. Psalms 92 verses 12 to 14. Lalabas po yun sa mga screen ninyo. Okay? But the godly will flourish like palm trees and grow strong like a cedar of Lebanon. Okay? Ano po nakalagay? But the godly, sabi dong, but the godly will flourish like a palm trees. Okay? Ano daw po ang mangyayari sa mga godly? Sabi ng Panginoon, ang isa daw pong makadiyos na tao, dapat daw po ay nagfo-flourish. Ano ibig sabihin ng flourish? Umunlad ang buhay, gumanda ang buhay. No matter what we are going through, dapat po, yun po ang pinupuntahan natin. Amen po ba? Hindi po, porque may pandemic, wala kang kayang gawin. Hindi po porque ganito, wala kang kayang gawin. Dapat po, sa lahat ng pagkakataon, we will flourish. Amen po ba? Saan kayo nakakita ng puno ng nyog nung pandemic, hindi namunga? Okay? Saan kayo nakakita ng ganun? Uy, ang tindi ng puno ah, hindi namunga. Tapos tatanungin mo yung puno ng nyog, bakit hindi ka namunga? Eh kasi pandemic, mahina yung production. Di ba? Yung mga puno po, yung natural resources natin, yung mga dagat, yung mga puno, kahit po may pandemic, tuloy-tuloy po production ng mga yan. Tuloy-tuloy po ang flourish niyan. Hindi po sila affected ng pandemic, you know? Kaya nga po, dapat ganun yung buhay natin eh. Parang isang puno ng nyog. Kahit po mayroong pandemic, hindi po sila affected. Kasi kahit po mayroong virus, hindi naman po tinatabla ng virus ang nyog eh. Amen po ba? Yung nyog po, kahit mayroong pandemic, kahit anong lala ng virus po sa paligid natin, magbubunga pa rin siya. Amen? Kaya nga po tayo, sabi ng Panginoon, the godly. Amen? Isipin po natin na ang isang puno po ng nyog ay godly. Kung ikaw po yun, godly. Di ba isang puno ng nyog, tinatawag po itong tree of life. Di ba? Tree of life. Okay, and grow strong like the cedar of Lebanon. Ito pong cedar of Lebanon, isa din po itong puno na isa po itong sikat na puno na sobrang taas po nito. Umaabot po ito ng 120 feet ang taas po ng cedar of Lebanon. At yung ugat niya po ay umaabot hanggang 25 feet to 80 feet ang lalim po yung ugat niya. Okay, at nakaya po nitong mabuhay ng 1,000 years ito pong cedar of Lebanon. Okay, next verse. For they are transplanted to the Lord's own house. They flourish in the courts of our Lord. Ano daw po? For they are transplanted to the Lord's house. They flourish in the courts of our God. Mga kapatid, ang isang godly daw po, ang isang godly, magiging katulad daw siya ng palm tree, magiging katulad daw po siya ng cedar of Lebanon, kung siya daw po ay matatransplant, kung siya daw po ay maitatanim doon po sa house of God, doon po sa tinatawag po nating courts of our God. Kung siya po ay matatransplant, ha? Transplanted. Kung doon po daw siya matatanim. Amen po ba? At yung po nga, Lord's house, syempre, ito po yung church. Amen po ba? Dati, ang buhay mo, nakatanim ka sa labas. Na po? And then, when the day
came into your life, you made the right decision, and your life now is transplanted to the church. Amen. That's what I'm trying to say in this morning. Amen po ba? And then verse 13, even in old age, they will still produce fruit. They will remain vital and green. Oh, ganun po katindi yun. Ang sabi po dyan, even in old age, they will still produce fruit. Kahit daw po tumanda na ang isang puno. Amen? Basta transplanted sila, o isang godly, basta transplanted sila doon po sa house of God, mga kapatid, they still produce fruit. Makakapag-produce po sila ng ano daw po? Ng bunga. Amen po ba? They will remain vital and green. Alam niyo po ang pagpuproduce ng bunga, hindi po yan, wala po sa edad yan. Amen? Wala po sa kung anong estado ng buhay mo at kung ano po ang edad mo. Wala po sa ganun yan. Amen po ba? Alam nyo, isa po sa pinakamahalaga ho talaga na gusto kong mangyari sa atin as a church, mga kapatid, mga taga TVCN. Gusto ko talaga tayong lahat ay pagdating po ng tamang panahon, pagdating po ng oras po talaga na, ng ating flourishing life, ano po? Pagdating po ng tamang alam niyo yung pagdating po ng right time in our life na po mag-flourish po talaga yung buhay natin, umunlad po talaga tayong lahat. Hindi po pwede na lagi tayong ganito. Ano po? Hirap ka pagdating ng cell group, wala kang budget. 'Di ba? Pagdating sa pagpasok mo, wala kang baon. Eh, ngayon bang pagdating ng January, meron ka na pang baon? 'Di ba? Meron ka na bang pang-tuition? Amen po ba? Pag ikaw po ay kailangan mo ng pambili sa sarili mo, gusto mo maglibang-libang, gusto mo kumain ng fishbowl, wala kang pambili. 'Di ba? Tapos sasabihin mo puro ka. Pero matindi ka magsalita ng mga spiritual life. Hallelujah, praise the Lord, 'di ba? Amen, 'di ba? Tapos kung makapagsalita ka sa unahan, alam niyo ang Diyos ang bahala sa atin, walang imposible sa Diyos. Yung mga ganun. Amen po ba? Hanggang ganun ka na lang ba? Hanggang ganun ka na lang ba? Wala ka na bang 'di ba? Tapos pag ambaga na, pag may lakad na, kakain kayo, 'di ba? Wala kang madukot, wala kang pera. Amen po ba? Alam niyo 'yon. Ano po? Gusto ko lahat po tayo in a proper time, na po, in God's time, na po, while we are serving Him, na po, we will experience po talaga yung pong magandang buhay, yung maunlad po talaga na buhay. But how we can achieve that, na po, yung mga success po na gusto natin, yung mga achievement na gusto natin. Amen. Paano po natin makukuha yan? Amen po ba? Matatapos na po yung 2020 and for this coming 2021, ganyan ka pa rin ba? Amen. That's why I'm encouraging you, all of you, TVCN, wake up. Wake up. Na po, we need to grow much more. Na po, mas dapat mas mag-grow tayo this coming 2021. Amen. Ngayon pong 2020, hindi pa po tapos ang 2020, may pagkakataon ka pa para gumising. Amen po ba? Ako, alam niyo po, ako natuto po talaga ako, sabi ko, Lord, itong nagdaang pandemic po, Panginoon, medyo nakatulog din po talaga ako, medyo na-shock din po talaga ako, no? Pero alam niyo po Lord, habang tumatagal po, nakakapag-adjust na po ako. Sasabi ko Lord, kung meron po pong pandemic na susunod nito sa mga susunod pang mga 5 taon o 10 taon, Lord, I can manage myself, Panginoon. I can adjust, Lord God. And I will anticipate, Panginoon. Kasi isa po dapat sa matitinding ugali po nating mga leaders, yung anticipation eh. Amen po ba? Alam niyo po, paghandaan po talaga natin yung mga susunod po talaga ng mga taon. Amen, dapat mas matatag tayo dyan. Mas dapat mas nag-grow tayo dyan. Kaya nga po, ngayon, tayong mga leaders, naku po, isa po talaga sa mga gusto pong sabihin sa inyo, mag-grow po talaga tayo. Huwag ka lang po talaga basta mag-cell group. Alam nyo, dapat habang nagsi-cell group ka, habang nag-ministry ka, dapat nag-grow ka talaga. There is something growing inside of you. There is something growing outside of your life. Amen po ba? There is something growing in every part of your life. Amen? Kasi kung wala, hindi ka magpo-flourish. Alam niyo po ba na pag walang flourishing life, pag walang flourishing in your life, parang ang pangit ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? But, sige po, ngayon, paano po ba natin sisimulan ito? Ano po? Yung gusto, kasi lahat ng mga Christians, lahat ng taga-TVCN gusto ng flourish life. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, flourish life. Amen? Bago po tayo magtuloy, please, always click the heart and care. Amen po ba? Click the heart and care po dyan sa inyong mga cellphone. Sige po.
i-click nyo po yung heart and care. Yan, yan. Click nyo po. Yan, sabi mo sa katabi mo, click the heart and care. And please always comment into our comment section. Lagi po kayo mag-comment dyan, lahat po ng inyong mga natututunan. And then please share this video. Share this to your this video to your friends na po. Always tag na po. Mag-tag po kayo lagi ng inyong mga kaibigan. Amen po ba? Okay, I have 3 points here. Na po, meron po akong tatlong points po dito na sasabihin sa inyo. The first step po, paano po natin makuha yung flourish life? Kasi po, lahat po tayo gusto natin ng flourishing life. Gusto po natin ng magandang buhay. Gusto po natin ng maunlad na buhay. Lalo na po, ngayon dadating na naman yung 2020, mag-New Year's resolution ka na naman. Okay, dadating yung December 25, magpe-pray ka na naman kay Lord. Lord, sana regalo mo sa akin, Panginoon. Ay, ganito, Lord. Lord, sana ganito. Di ba? Marami tayong mga sana, di ba? Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Ang problema, hindi ka naalala. Amen po ba? Yun po yun, ano? Dalangin ko po na huwag na po tayong umasa sa New Year's resolution. Amen po ba? Kahit po, wala po yung 2021, pwede kang magbago ngayon. Pwede kang mag-grow ngayon. Amen po ba? Okay? Ano po yung una natin gagawin para makamit po natin yung flourish life? Ang una po natin gagawin is plant yourself in the house of God. Amen? Siyempre, walang flourish, walang growing kung walang planting. Amen? First of all, plant yourself in the house of God. Itanim mo muna ang sarili mo sa house of God. Itanim mo yung sarili mo sa church. Amen? Yung tipong pag tinanim ka sa loob ng church, hindi ka na mabubunot. Yung talagang taga TVCN ka na. Plant yourself into your church. What is your church? TVCN. Plant yourself into your cell group. Amen? Dapat pag nandiyan ka na sa cell group mo, that is your right decision. Amen? Alam niyo po ba na yan, ang right decision po ay yan po yung pinakamagandang ginawa mo sa buhay mo? What I mean po ay yung pagpunta mo sa cell group, yung pagpunta mo sa church natin, yung pagpasok mo sa church natin. Actually po yung church po natin, hindi po ito, ulitin ko po, our church division is not a religious church. This is a kind of, it's all about relationship with God. Amen po ba? At isa lang po ang sikat dito, si Jesus Christ. At ang tinuturo po namin dito ay palaging Biblia. Amen po ba? Ang pinaniniwalaan po namin turo dito at wala po kami pinagkukunan kundi po ang Biblia. Amen po ba? Balik po ako doon. Amen po ba? The right decision that you made in your life, na po, is the special or the alam niyo yun, the ultimate. Okay, decision na ginawa mo po ay nung pumasok ka nung dito sa ating church, nung lumahok ka or nakisali ka or umaten ka, na po, sa isang cell group. Yan po yung pinakamagandang decision mo na ginawa mo sa buhay mo. Bakit? Tinanggap mo si Kristo. Amen? At ngayon, nagpapatuloy kayo. Yung iba nga po sa inyo, dati cell group lang. Dati patakas-takas pa. Ngayon, nasa process na. Amen? Yan po yung gusto kong sabihin sa inyo. Plant yourself in the church. Yung tipong kahit anong, yung church po, pag kinalog, unshakable ka. Hindi ka malalaglag. Amen po ba? Plant yourself, ha? Yan po sinasabi ko sa inyo. Ulitin ko po, you made a right decision to serve God. Amen? Pag nandito ka na sa church, tandaan nyo po, church is not a building. Church is people. That's why, even in the pandemic, our church is not closed. Our church is still operating. Because church is not a building. Church is people. Amen? Kaya nga po, kahit ipagbawal nila na sarado yung church, we can still gathering. We can still operating because alam natin yung social media, alam natin yung digital platform. Amen po ba? Kaya nga po, nasanay na po ako sa ganito. Alam nyo po, ipag-pray nyo po talaga na this coming January ay bumalik na po tayo sa physical gathering natin this coming, I think January 3, the first Sunday na po, makabalik po tayo sa stadium, sa physical po talaga, wala na pong camera. Kasi, alam nyo po, siguro marami na sa inyo nagsasawa kasi every Sunday po, parang pababa ng pababa yung viewers natin, ano? Yung iba, hindi na talaga nanonood, wala nang pakialam sa ating Sunday service. Amen? Ibig sabihin po niyan, alam niyo po, hindi po kayo sa akin nagiging walang pakialam o kaya sa ating church, nagiging walang pakialam na po kayo sa salita ng Diyos. Amen? Imbitahan niyo po yung, alam niyo po, huwag po kayo magsawa, mag-imbita sa inyong mga kaibigan. Imbitahan niyo po sila palagi. If you are looking yourself that you are planted in the church, na po huwag niyo pong pabayaan yung simbahan natin. Amen? Mag-imbita pa po kayo ng maraming mga tao na maitatanim yung kanilang sarili sa loob ng simbahan at magde-decide sila na maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Ha? Kasi kumukunti na po eh. Kaya nga po, sisikapin po namin this coming January kasi po, ayoko na po rin po sa camera kasi parang nagiging sikat na ako eh. Amen? Parang artista na ako. Bibiro niyo mula May 3 hanggang ngayon.
Di ba? Ako na rin, yung mukhang ito, lagi nyo nalang nakikita. Amen? Amen po ba? Buti na lang minsan, ina-extrahan ako. Okay? Pag busy ako, di ba? Pag... okay? Joke lang po yun. Dalangin ko po, sa susunod po ay wala na po tayong camera na po sa ating harapan. At magpi-physical gathering talaga, talagang magkakamayan na yung iba. Amen po ba? Sa stadium po this coming January. Pag-pray nyo po yan. Amen? Balik po ako. Be a leader. Serve God. Amen? Serve God through ministry. Amen? Pag tinanim mo yung sarili mo doon sa loob ng church, parang kasi isang buto eh. Amen? Parang kang isang buto. O baka yung iba sa inyo, buto pa rin. Hindi pa rin naka... Parang kang isang buto. Yung mga bago ngayon, parang kang isang buto. Okay? Naitanim ka ngayon sa church. Yung church po, yan yung tamang lupa. Kasi po ang buto, every seed needs a good soil, needs a good ground for you. Amen? Pag isa ka pong buto, find a good ground or find a good soil for you. Amen po ba? Tapos pag naramdaman mo parang ang init, parang feeling mo nakabaon ka. Amen? Feeling mo parang nakalibing ka. Eh, ibig sabihin nun, nakatanim ka sa magandang lupa. At hintayin mo lang ang pag-grow mo. Amen po ba? Ha? Yun po, yung mga bago po ha. Pero yung mga medyo matagal-tagal na ngayon po, ikaw po isang plant na po. Na po isa ka na pong parang maliit na halaman ngayon na tumubo na po. Amen po ba? Kaya nga po, I'm decided po, no? I'm telling you po, ngayon po, sa umagang ito, na pag nakatanim ka sa church, huwag mong hayaan na mabunot ka, huwag mong hayaan na hindi matibay yung inyong mga... ang iyong mga ugat, huwag mong hayaan na pag nakatanim ka, mawala ka pa sa church. Amen? May sasabihin po sa inyo, be planted in the church, na po, involve yourself in the cell group, involve yourself in the ministry, involve your church, involve yourself to the whole church. That is TVCN. Amen po ba? Marami po mga TVCN na nagkalat ngayon. Amen? Tama po ba? Marami pong TVCN na nagkalat ngayon. Actually po, tayo, sa akin po ha, ang tingin ko lang po, tayo po yung church ngayon na pinakamadami. Marami po mga TVCN na nakakalat ngayon. Bakit? Yung po mga church, yung po mga cell group na nangyayari po ngayon sa iba't ibang lugar, tawag po doon mga churches, mga small center church. Amen? Mga Bible center church po yun, tawag po doon mga TVCN. Yung mga maliliit kasi sila. Okay? Ito po yung malaki, pag center po, TVCN. Tayo yung mga malalaki. Amen po ba? Ibig sabihin, malaki po yung church natin ngayon. Amen po ba? So marami pong, kaya nga po dalangin ko po na, sige pa po, mag-multiply pa po kayo. Amen? Alam niyo po ba sa China? Sa China po, bawal po doon ang gathering, bawal po doon ang Bible study, bawal po doon ang Bible, bawal po. Pag nalaman nilang pastor ka, papatayin ka nila. Pag nalaman nilang Kristiyano ka, sumasamba ka sa Diyos, papatayin ka nila. And China is the top one, na po, yan po yung top one country sa buong mundo na atheist. 180 million of people sa China po ay hindi po, wala pong Diyos, hindi po sila naniniwala sa Diyos, wala po silang sinasamba na Diyos. Amen? Pero, sa pag-aaral po, ano po, ang China po pala ay isa po sa pinakamalaking Christian country. Bakit po? Ang dami po palang Kristiyano doon na hindi po alam ng kanilang gobyerno. Amen? Paano po nila nasabing Kristiyano? Ang dami po palang, ano pong ginagawa nila doon? Kasi po, bawal po magtayo ng church doon eh. Yung mga church po doon, sinasarado, pinapatay po yung mga pastor, ano po, sinusunog po yung mga church nila. Amen? Tapos sa... basta po bawal po doon yung mga churches. Pero sila po itinaguruan din po, meron pong tawag sa kanila na isa po sila sa pinakamalaking country na maraming Christian. Bakit po nasabi yun? Kasi po nag-gathering po sila through cell groups. Na po nag-gathering po sila sa mga bahay-bahay, na mga sekreto, sa mga ilalim ng mga underground, doon po sila nagkikita-kita. Ginaganap po nila yung kanilang cell group, yung kanilang pong weekly meetings every week. Na po, kaya po ang mga Kristiyano po doon ay habang buhay pong merong pandemic, habang buhay po sila merong crisis sa China. Bakit? Bawal po doon ang Christians. Bawal po doon ang mga sumusunod kay Kristo. Amen? E tayo dito, wala naman tayong pressure na pressure talaga. Amen? Wala nga pong pandemic sa paligid na, virus sa paligid natin eh. Amen? Wala pong virus sa paligid natin. Kaya po, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, amen po ba? Sa atin po ngayon dito sa Nai, amen, dito po sa ating sa Cavite or dito sa Pilipinas, amen, hindi naman po ganun kahigpit. Amen, allow po tayo mga church. Eh bakit no pag may ano, pag yung iba hindi na makapag-cell group no po pagka mayroong mga dahilan po na kukonti. No, yung mga kaunting dahilan ginagawang malaki. Umambon lang sabihin nila bumabagyo. Amen. Amen po ba? Samantalang doon sa China bawal. Talagang papatayin ka, buhay ang kapalit pag nahuli kayo.
Amen. Dito eh, pag sinabi ng mga pulis, bawal, kailangan daw nakamas. Sabi mo, ay, pastor, bawal mag-cell group. Kasi bakit? Wala akong mas, wala akong mas. Daming dahilan. Amen? Amen po ba? Dapat po tayo, dapat, hindi po tayo ganun ka-pressure dito. Dapat nagpe-penetrate po talaga yung mga cell group natin. In all kinds of ways. Po, lahat po ng paraan gawin natin para makapag-cell group tayo, para maabot natin yung mga disciples natin. Amen? Suungin talaga natin. Dapat po tayo mga Christian, mahilig po tayo sa ganyan, mahilig po tayo sa mga medyo delikado na parang wala lang sa atin yan. I'm not saying na hindi po tayo mag-iingat po ha. Pero sinasabi ko po dito, ano po, suungin po talaga lahat natin ng hirap. Eh marami po kasi mga leader. Alam niyo po ba? Maraming mga leaders po, gustong lumago, gusto nilang dumami cell group nila, pero ayaw na mapapawisan, ayaw maalikabukan, 'di ba? Ayaw mabasa ng ulan. Amen, ayaw gumising ng maaga, ayaw bumisita. Ano pa? 'Di ba? Maraming mga leader na ganoon eh. Amen, marami po mga cell leader na gano'n, ang daming dahilan. Di ba? Ayaw magsikap, ayaw maghanap ng tao, ayaw mag-open ng cell. Amen, ayaw mag-pray. Amen po ba? Takot mahuli. Yung mga gano'n, alam niyo po, with the responsibility din naman po, no? Alam niyo, Panginoon, hindi naman tayo talaga tayo papabayaan eh. Hindi tayo papabayaan ni Lord. Sabi niya nga sa kanyang pangako, and I am with you. Even to the ends of the age. Sabi niya po yun sa Matthew chapter 19 verse 20. 28 verse 20. Amen po ba? Habang pinapagawa niya sa atin yung Great Commission, may pangako po siya dun sa bandang dulo. Amen? Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo, involve yourself. If you are a true Christian, na po, please plant yourself in the church. Involve yourself by doing the Great Commission. Na po, involve yourself by doing the ministry. Involve yourself in the church, in the whole church of TVCN. Amen? At panguli po, be loyal to your pastor. As you planted yourself to the church, be loyal to your pastor. Wag po, alam niyo po, mukha lang po ako nakakatakot, pero huwag kayong matakot sa akin. Amen? Magkaibigan po tayo lahat dito. Hindi naman po talaga ako yung senior pastor dito. Ano po? Ako lang po talaga yung nakatasang palaging magsalita. Ano po? Napag-uutusan lang po talaga ako. Amen? Tandaan niyo po ha, I'm not the senior pastor here. Alalay lamang po ako. Amen? Lalabas po sa camera yung senior pastor natin. Ayan siya. Ayan. Okay. Siya yung senior pastor natin. Amen po ba? Hindi po ako. Ha? Ulitin ko po. Alalay lang ako. Amen po ba? Be loyal to your pastor. Amen? Be loyal to him. Amen? Whatever the circumstances that you have, ano man ang mangyari, wag na wag mong iiwanan yung pastor natin. Wag na wag mong tatanggalin yung loyalty mo sa kanya. Amen? Maging loyal po tayo palagi sa kanya. Amen? Pangalawa po, be loyal to your leader. Yan po. Alam niyo po ba ang leader po natin? Ito po ha. Gusto ko mong maunawaan niyo to. Your leader. If you want God's wisdom, your leader is God's wisdom to you. At kung gusto mo ng matinding regalo ngayong Pasko, nasa iyo na matagal na yung leader mo. Matinding regalo ng Panginoon 'yan. Amen po ba? Hindi ka lang po binalot. Amen. Gusto mo bang ibalot pa ni Lord 'yan? Okay, wag na. Yan yung pinakamatinding natanggap mo. Kahit walang Pasko, pagkasama mo leader mo, araw-araw Pasko. Amen po ba? Kasi bakit? Yung binigay sa'yo na leader, ang Diyos po nagbigay niyan. Ang tindi nun, ang Diyos ang nagbigay. Hindi po bagay ang binigay niya sa'yo. Hindi po mga possessions, hindi po something na makukuha mo lang dito basta-basta sa mundo, kundi tao binigay niya sa'yo. Yung taong mabisyo din, maraming kinagawa, hindi mo kaano-ano, binigay sa'yo, inalagaan ka. That's your leader. Kaya nakikiusap po kasi inyo, be loyal to your leader. Be loyal. Amen po ba? Huwag niyong pabayaan yung mga leader niyo. Always support them. Love them. Amen? Kung gusto mo nang gusto mong ma-obtain ang God's great wisdom, nandiyan na. Yan na nga o yung leader mo. Yan yung wisdom na binigay sa'yo. And if you want to obtain the wisdom, follow your leader. Love your leader. Be loyal to your leader. Amen po ba? Yun po yun. Ang leader niyo po, hindi po magtuturo ng masama yan sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Papuputol ko kamay ko pag nagturo ng masama yan. Amen? Amen po ba? Oh, pastor, nagturo yung leader ko ng masama, putulin mo kamay mo. Sige, tawagin mo rin yung leader mo, sabay kami, puputulan ko rin siya ng kamay. Amen? Amen po ba? Maging loyal po tayo sa leader din. Love your leader. Okay, that is the greatest gift. That is the greatest wisdom that you have. Pangatlo po, be loyal to your church. Be loyal to your church. Amen? Yung church po dapat natin, hindi lang po dapat, porque ito yung cell group mo, dyan lang ikaw masaya. Po, dapat po impart yourself to the other people inside the church. Dapat kilala mo rin yung lahat.
Amen po ba? Dapat po kilala mo rin po ibang mga tao sa church natin. Wag mo sila, wag mo pabayaan na 'yung sarili mo masaya ka lang doon sa grupo mo. Dapat lahat po sila nakikipagkilala ka sa kanila. Amen po ba? Iyan po 'yung sinasabi ko sa nan, love your church. Amen. Dapat meron kang initiative sa church mo, dapat meron kang pagmamahal sa church mo, dapat meron kang concern sa church mo. Amen po ba? No matter what happen, love your church, TVCN. Amen. Pinagmamalaki dapat ang simbahan natin, binuboost up dapat ang simbahan natin, nililip up dapat ang simbahan natin, hindi po 'yang binabagsak. Amen. Nakagaya ng ginagawa mo sa school mo. Amen po ba? Yung ginagawa natin sa eskwela natin, di ba? Naku po, mga school naman namin, di ba? Wala na sa ayos, di ba? Karamihan. Pero saan ka pumapasok? Doon. Binabas mo yung sarili mong school. Huwag mong gagawin sa church natin yan. Amen? Love your church. Lift up your church. Amen? Be initiative. Ano po? Magkaroon po tayo ng initiative sa ating simbahan na TVCN. Amen po ba? Amen? Okay. Number two, grow like a cedar of Lebanon. Grow like a cedar of Lebanon. Naplant na yung church, naplant na yung sarili mo sa church. Ang sabi naman po ng Panginoon, grow. Okay? Grow like a cedar of Lebanon. Alam niyo po, ito po ang isa sa pinakamalaking issue ng mga Kristiyano sa TBCN. Kasi po, marami sa atin present, marami sa atin may desire, marami sa atin po maraming gustong gawin. Marami po sa atin gustong pagpalain. Amen po ba? Pero hindi po sila nagde-desire mag-grow. Amen? Hindi po sila nagde-desire mag-grow. Ano po yung mag-grow? Ibig sabihin po ng mag-grow, yung lumaki, yung marami kang mag-mature. Amen? Walang mag-anon eh. Walang, alam niyo po ba ang maturity, wala pong edad-edad yan? Amen po ba? Leader ka na, mahilig ka pa rin maglakwatsa. Yan, walang mag-grow, walang ka-grow-grow sa buhay. Amen? Amen po ba? Leader ka na, ang hilig mo pa rin sa kalokohan. Amen? Leader ka na, ang hilig mo pa rin sa mga green jokes. Amen? Leader ka na, ang hilig mo pa rin sa mga, alam mo yun, ang hilig mo pa rin sa mga computer games. Nag-aaral ka, pagka-uwi mo, lakwatsero ka pa rin. Alam niyo po ba, pag ikaw po ay hindi nag-grow, malapit ka sa kademonyohan. Oo! Ang lapit-lapit mo sa kademonyohan, ang lapit-lapit mo sa mga kalokohan, pag hindi ka nag-grow. Kasi po, maturity yun eh. Amen? Alam nyo, pag hindi ka nag-grow ngayon, maapektuhan yung future mo. Amen? Ang karamihan po sa mga hindi nag-grow, affected po ng past. Amen? Kasi po, kung ano yung ginawa nila nung past nila, naapektuhan po kasi yung ngayon. At kung ano yung gagawin mo ngayon, maapektuhan nun yung future mo. Amen? So, kalimutan mo yung past mo, trabahuin mo yung ngayon, para yung tinatrabaho mo ngayon, maapektuhan yung future mo. Amen? Kung mabuti lahat ng ginagawa mo ngayon, alam nyo, ganito dapat eh, wala ba nga estudyante, no? Kung gusto mo mag-flourish ang life mo, you need to grow. Amen? Kailangan po talaga mag-grow tayo. Amen? Marami po mga leaders dito, imbis na yung iba, teacher na. Yung iba, bumalik na naman. Nanghina na naman. Yung iba, graduate na ng SOL3. Tapos, nanghina na naman. Diba? Bumalik sa dating buhay. Yung iba, nag-backslide pa. Amen? Yung iba dito, ang tagal-tagal na nagsisimba, dapat cell leader ka na. Amen? Dapat yung iba, teacher ka na. Yun yung sinasabi ng Bible, di ba sabi ni Apostol Pablo? Dapat hindi na gatas kinakain, iniinom nyo eh. Dapat karni na. Yung iba sa inyo, nananatili pa rin sa elementary truth, sabi ng Hebrews chapter 6. Elementary, pang-elementary pa rin ang tinuturo. Dapat yung iba nakakatulong na. Dapat yung iba nagiging teacher na, nagiging preacher na. O dapat pastor na yung iba. Amen? Bakit yung iba hindi makapagpalago ng cell group? Bakit yung iba ganito pa rin ang nararating sa buhay? Bakit? Kasi nga po, yung growing, nagkakaproblema po sa maturity. Ang maturity po kasi, ano po? Ang maturity po kasi, nalalaman mo yung mali at tama eh. Amen po ba? Pag alam mo yung, pag mature ka na, ito yung mali, ito yung tama, nag-iisip ka pa kung saan ka mapunta. Amen? Malamang, dapat yung tama. Alam niyo po, Sa pagde-decide po natin as a Christian, dapat po kalimutan na natin lahat. Amen? Kasi po, pag gumawa tayo ng gumawa ngayon ng mali, na po, sin, forgiveness. Actually, papatawarin ka ng Diyos. Yan po siya sabihin ko sa inyo. Papatawarin ka ng Diyos kahit ilang beses ka pa magkasala, kahit napakadami po magkasala, kahit napakalaki at ang dami niyan, papatawarin ka ng Diyos. Ito lang po yung magiging buhay mo. Sin, forgiveness. Tagalugin ko para maintindihan mo. Kasalanan,
papatawarin. Ang pangit, no? Kasalanan, papatawarin. Kasalanan, papatawarin. For how many years, ganun po magiging buhay mo? Pero huwag ka mag-alala. Si Lord naman, forgivable eh. Papatawarin ka palagi ni Lord. Pero walang asenso. Walang growing. Walang maturity. Kasi bakit? Sin, forgiveness. Sin, forgiveness. Sin, forgiveness. Paulit-ulit. At pag ganun po lagi ang nangyayari sa buhay mo, nasasabotage po yung future mo. Amen? Yung mga, dapat ito yung mga Kristiyano, tayo yung mga Christians, mga cell leaders, makinig po kayo. Yung mga disciples po dito, makinig kayo. I pray po na marami nanonood ngayon. Na po, yung mga leaders po natin, ano, pag tinatama sila, galit pa. Alam niyo po ba na pag kinokorrect tayo, pag nire-rebuke tayo, ang tawag po doon, nag-grow ka. Ini-encourage ka na mag-grow. Yung po yung opportunity na mag-grow ka. Kasi pag may mali ka, may nagtatama sa'yo. Yung iba, galit pa eh. Sinabi ng pastor, huwag ka mainlam sa unbeliever, ha? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede magsama ang masama at ang mabuti. Ang anak ni Satanas at anak ng Diyos. Amen? Galit pa eh. Ay, wala kang pakialam sa akin, pastor. In love ako eh. Akala ng mga Christians, basta lang love life yun. Amen? Akala nila pag sinasaway sila, pinipigilan sila sa kanilang kasiyahan. Amen po ba? Hindi nila alam, pinoprotektahan at inalagaan lang sila. Every time na may nagko-correct sa'yo, every time na nire-review ka, that is an opportunity to grow. Amen? Pag sinabihan ka ng ganun, kailan ba naging pwedeng maging magbiyanan siya, no? Si Satanas at ang anak ng Diyos? Kailan ba naging magbalae si Lord at si Satanas? Hindi po pwede yun. Biblia lang po nagsasabi. Marami mo mga kabataan, kahit po mga leader, pumupunta sa akin, nagtatanong sa akin, Pastor, paano pag nainlove ako sa unbeliever? Alam niyo po, minsan ako gusto ko ng mapikon. Bakit? Tinatanong pa ba yun? E nakalagay na sa Bible, do not, no? Sige, ako na lang, version ko na lang, do not be in love to the unbelievers. Na po, huwag po tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Eh, Pastor, gagawin ko naman Christian. O bahala ka sa buhay mo. Ang gulo mo. Ha? Eh, Pastor, may sign na kasi. Ha? May sign? Paano nangyari yun? Inovertican ng sign? Yung word ni Lord? Wow! Kailan pa nangyari yun? There's no sign if there is a word. Amen po ba? Hindi lang po sa love life, marami pa mga bagay na ikinokorek tayo pero galit tayo. Uy, bawal naman. Di ba Christian ka na? Di ba leader ka na? Ba't nagyuyusi ka pa? Ba't nanonood ka pa ng porn? Di ba Christian ka na? Bakit nagdodota ka pa rin? Kasi leader ka na, di ba? Oh, pag kinokorek ka, galit ka. Ayaw mo. Eh, walang growing. Amen? Pag wala pong growing na nangyayari, wala pong maturity na nangyayari sa buhay mo, mga kapatid, yung flourishing, malabo sa buhay mo yun. Yung flourishing, yung maunlad na buhay, yung magandang buhay, huwag mo na asahan sa buhay mo yun. Eh, Pastor, marami na. May pera ka ngayon kasi may trabaho ka. Eh, paano kung tanggalin ka ni Lord yun sa trabaho mo? Amen? Alam niyo po, marami pa mga... Sa ilang taon ko na pong pagpapastor, marami rin po nagagalit sa akin kahit bata pa po ako. Na po yung mga kinokorek ko, yung mga sinasabihan ko, ang dami na nagagalit sa akin. Ang binabas pa nga ako eh. Amen? Sinasabihan pa nga nila ako, kala mo siya perfect, mga ginagano nila ako, di ba? Tapos minsan may nabalitaan ako, na po, na, Pastor, yung mga, ano, alam mo yung mga backslider, nagsasama-sama sila doon. Oo, ganito, ganyan, yung mga umalis sa church. Tapos sinisiraan yung church natin. Sabi ko sa kanila, ganun talaga yun. Wala talagang, yun talaga pupuntahan nila. Pagdating nila sa labas, magsasama-sama talaga sila. Sinasadya talaga ni Lord yun para pag sinipa sila ni Lord, isang sipaan na lang. Amen mo ba? Isang suntok lang ni Lord lahat yun, palsik lahat yun. Amen? Kaya po, hindi po ako natatakot sa, minsan, ako po, hindi po ako natatakot mag-correct ng tao kasi that's my part, that's my role. Kasi po, wala po akong kwentang pastor, no po, wala po akong kwentang leader. Kung yung mga anak ko sa pananampalataya, nakikita ko nagkakamali, hindi ko i-correct. Amen? Hindi ko magsasabihan. Amen po ba? Ha? Kung ikaw po yung leader, tapos wala kang planong i-correct yung disciple mo, mag-resign ka na. Huwag ka na maging leader. Amen? Kasi po, tayo po mga father and mother of in faith, na po actually, minsan nga po, hindi na in faith eh. Talagang minsan, by flesh na, parang ikaw na talaga yung tatay, parang ikaw na talaga yung kuya at nanay. Amen po ba ng mga disciples mo? Sobrang concern mo na sa kanila. Sobrang dikit. Parang pati nga pera, sa'yo na nanghihingi. Kulang na lang. Ma, baon. Pastor, baon ko. Pastor, anong ulam natin?
Pastor, ano, 'di ba? Kulang na lang. Leader, bili mo ako damit. Parang kulang na lang, ikaw na talaga lahat. Amen. Kaya po kung wala kang planong 'yan, kung wala kang planong i-correct yung mga disciples mo, wala kang planong i-grow sila. Wala kang planong mag-grow sila. Amen. Wala kang planong itulak sila. Alam mo matatag na sila. Alam mo makakalipad na sila. Ibig sabihin yan, wala, leader ka na, wala kang plano sa buhay ng mga disciples mo. Wala kang pagmamahal sa kanila. Amen po ba? Kasi po, kailangan po talaga mag-grow itong mga to. In Ephesians chapter 4 verse 15, instead, we will speak the truth in love. Amen. Ephesians 4:15 po ha, instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of his body, the church. Amen po ba? Dapat daw po nag-grow tayo. Like a cedar of Lebanon. Like a cedar of Lebanon. Ito pong cedar of Lebanon, ulitin ko po, tumatagal po yung buhay niya hanggang 1,000 years. 1,000 years old po tinatagal nito. Amen po ba? At yung taas nito, umaabot po ito ng 120 feet. Para po itong 10 to 12 story building ang taas po niya. Tapos po yung kanyang ugat, umaabot po ng 20 hanggang 80 feet ang lalim. That's why napakatatag po talaga nito. Amen. Kung gusto po natin maging kasing tatag, bakit po ito sinabi ng Diyos na grow like a cedar of Lebanon? Kasi po ang cedar of Lebanon ay isa po sa pinakamatatag na puno sa buong kasaysayan ng mundo. Amen. Wala pong kaya magpatumba sa kanya kahit anong bagyo. Alam niyo kung bakit? Kasi malalim po yung kanyang ugat. Hindi po dahil matibay yung kanyang puno, malalim po yung kanyang ugat. Amen. At alam niyo po ba yung kanyang puno, hindi po yan basta nabubulok, hindi po yung dinadapuan ng anay o kaya ng uod yung kanyang katawan. Amen. Kaya po be like, no po, like a cedar of Lebanon. Amen. Leaders, correct and rebuke some if there is something wrong in your disciples. No po, and disciples, nakikiusap po sa inyo, if you want to grow, if you want a flourish life, if you want a blessed life, if you want yung alam mo yung maunlad na buhay, yung magandang buhay, hindi po tayo puro hallelujah lang, kundi meron din naman po dapat nakakain. Nga po, meron dapat tayong magandang buhay, magandang lifestyle. Amen po ba? Pag kinorek po tayo, pag pinagsabihan tayo, magpaturo po tayo. Nako. Amen po ba? Your future is determined what you are doing now, what you are doing today. Okay? What you are doing today will affect your future. Amen? Kaya po, iwasan na po talaga natin yung mga kasalanan. Nga po, iwasan natin ang gumawa ng mali. Ako po, nag-iisip ako. Ako po, 20 plus na ako ngayon. 28 years old na ako ngayon. Sabi ko, Lord, 20 to 30 years from now, pag hindi ako nagsipag. Amen? Pag hindi ako umayos sa buhay ko, pag puro pa rin ako mali yung desisyon ko, nako, patay ako nito. Pag pinili ko yung mga mali. Kasi po, I made a right decision eh. Pagka-graduate ko ng college, magsisiman ka, magpapastor. Sabi ko, magpapastor lang, magpapastor. Yun, di ba? Marami akong mga choices sa buhay ko na tama po yung pinili ko. Amen po ba? Yun po yun. Dalain ko po na you made the right choice. Amen? Ano pong pinili kong church? Ito po. Ano pong pinili kong mga taong kasama? Kayo po. Amen? O, yung ibang mga choices ko sa buhay, tsaka na lang po yun. Mamimili pa ng asawa, mamimili pa ng ganito. O, siyempre, mamimili ka ng the best, mamimili ka rin po ng ibang mga bagay. Kusa mo gusto tumira. O, di ba? Yun po yun. Ibibigay po sa lahat ng Panginoon yun. Basta tamang growing lang po. Dapat talaga nag-grow tayo. Alam niyo po, ang iniisip kasi natin, yung ngayon lang, masaya ka ngayon. Kasama mo tropa, kasama mo ang barkada, no po, you are enjoying your life now. You are enjoying your life today. Amen? But, hindi mo naiisip yung future mo. Amen? Hindi ka nag-aaral mabuti. Lakwacha dito, Dota doon, or ano pang mga laro-laro dyan, di ba? Kung ano, jowa dito, yung mga jowa-jowa, kahit bata pa, kahit nag-aaral ka pa. No po, puro ang iniisip mo yung mga pasosyal sa buhay. Amen, hindi ka nag-iipon ng pera, di ba? Hindi ka nag-iisip ng mga business, hindi ka nag-iisip ng pampaunlad ng buhay mo. Puro kasi lang, banat lang, basta ang importante daw masaya lang. Sabi nila, kung ano nasa puso mo, sundin mo. Ay sabi ng Bible, the most deceitful in our body is the heart. O patay ka. Amen. Nako. Kung ako sa inyo, magde-delay ako something ng mga kasiyahan ko ngayon. Delay gratification in your life. Ano po? Para pwede ka mag-sacrifice ngayon. Taste mo na ako ngayon, Lord.
wala akong mga bagong damit. Tiis mo na ako, Lord, niyan. Lord, na hindi mo na ako maging masaya ngayon. Sa sakripisyo ko mo itong mga bagay na to, Lord. Kasi alam ko, pagdating sa future, Panginoon, makukuha ko rin itong mga to. At doon ako masasaya, Lord. Doon ako mas magsasaya. Amen? Ganun po dapat tayo. Huwag tayo magmadali sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen? Paano po ba dapat tayo mag-grow? Unang-una po, eat the word of God. Una po, paano mag-grow? Eat the word of God. Ano po ibig sabihin ng eat the word of God? Siyempre, magbasa ka palagi ng Bible. Amen po ba? Mag-devotion ka or mag-read ka ng Bible. Sa isang araw po, dapat nag-spend ka po ng 1 hour or 30 minutes reading your Bible. Everyday po yon, 30 minutes to 1 hour. Amen po ba? Para po, mas lumaki yung faith mo. Para po, kasi di ba po, ang isang halaman para mag-grow siya, kailangan niya ng ano? Kailangan niya ng ano? Ha? Ang isang halaman, kailangan niya ng sunlight, kailangan niya ng kung ano-ano pang mga ingredients doon, no? Yung tawag po doon, photosynthesis, ano? Eat the word of God. Kailangan po natin kainin ang salita po ng Panginoon. Huwag niyo po kakainin yung Bible, ha? Baka makikita ko sa inyo, Sir, oh, may Bible kayo? Wala na, Pastor, ubos na. Bakit? Kinain ko. Hindi ganun. Read the word of God. Every day, read the word of God. Ang tinatawag po natin dyan, yan po yung ating spiritual food. That is the bread of life. Amen? At syempre, pag kumakain ka, lumalaki ka, nag-grow ka. Amen? Pangalawa, sulat nyo po ito, ha? Pangalawa, breath, the life of prayer. Dapat, di ka lang nagbabasa ng Bible, dapat nagpe-pray ka rin everyday. Read your Bible and pray everyday. Pray everyday. Pray everyday. Di ba? Ganyan. Okay? Kasi po, ang prayer po, yan naman po yung ating oxygen, because prayer is the breath of our spiritual life. Amen po ba? Diyan po, pag hindi ka na nagpe-pray, nako, nahihirap ang huminga ang kaluluwa mo. O, si, tingnan mo. Pakinggan mo yung katabi mo, hirap ng huminga yan. Bakit? Hindi na nagpe-pray. Amen po ba? Dapat nagpe-pray ka. Pangatlo, ha? Purify your soul. Always, ha? Purify your soul always. Ano po ba ang composed ng soul? Mind, emotion, and will. Mga kapatid, dapat laging malinis po yung ating kaluluwa. Amen? Dapat po, malinis po yung ating isipan. Pag nag-iisip ka ng masama, alam niyo po ba na ang ating isipan po, yes, the heart is the root of our, yung sinasabi nila, mas makasalanan daw po ang puso kasi diyan nagmumula ang lahat. Pero the greatest battle, the greatest battleground, no, the great battleground po is ating isipan. Amen po ba? Dapat po hindi na po tayo nag-iisip ng masama. Pero minsan talaga nag-iisip tayo ng masama. Alam niyo po kung bakit? Kasi subconscious is more powerful than our consciousness. Yung subconscious po natin, ha, mas makapangyarihan daw po kaysa po sa ating consciousness po natin. Amen. That's why lahat po ng sinasabi ng ating subconscious ay yun po yung naiisip natin. Pero alam niyo po ba may paraan po diyan? Pagka nag-iisip po kayo ng masama, if you want to purify your soul po, you purify your mind. Pag nag-iisip po ng pag nagbabato po yung subconscious natin ng mga negatibo tungkol po dun sa past natin. Halimbawa po, ito pong mga pornography. Yung pong pornography po, amen po ba? Alam niyo po ba na sabi po ng mga nag-aaral, yung mga sa pag-aaral, pag nakapanood ka ng porn, bago po mawala yan sa subconscious mo, it took 17 years bago po mawala po yan sa subconscious natin. Kaya po, kung kahapon ka lang nanood, magbibilang ka pa. Amen mo ba? Magbibilang ka pa. Kung kagabi ka lang last nanonood, naku po, delikado ka. Kasi laging-lagi mong maiisip yan. 17 years. Amen po ba? Kasi makapangyarihan po talaga yung subconscious natin. Pero, pag nilabanan mo yan, na po, pag nag-isip siya na negatibo, at nilabanan mo po yun, pwede mong sabihin sa kanya, pwede mong gawing positibo yun at sabihin sa kanya na hindi na yan nangyayari sa buhay ko, hindi na yan mangyayari sa akin. Okay? Lagi pong isipin natin, dapat yung isipan natin, if you want to grow, dapat po yung isipan natin laging positibo, nag-iisip po lagi ng magagandang bagay yan. Amen po ba? Tapos yung emotion natin, dapat laging tama. Amen? Hindi porque sinasabi niya, gusto ko siya, yung tibok ng puso, gusto ko siya. Hindi porque guwapo, hindi porque mayaman, no po, naku, delikado yan. Yung emosyon natin, ha? Hindi porke pag sinabi ng emosyon mo, galit ako, galit ka talaga. Hindi porke sinabi ng emosyon mo, ganito, susundin mo agad. Na po, purify your soul always and your will. Na po, dapat po laging malinis yan. Amen? Always ask God, Lord, purify my soul. Amen po ba? Sumunod po, love like Jesus. Amen? Dapat po lagi tayong may pag-ibig ng katulad ng kay Jesus. Amen po ba? Bakit? Si Jesus, kakaiba itong magmahal, eh. Di ba? Yung mga nagpe-persecute sa kanya, alam niyo yung mga nagpe-persecute sa kanya, yung mga nambabato sa kanya, yung mga
naninira sa kanya, pinagpe-pray niya pa yun. Di ba? Siya nga may sabi ng love your enemy. Kaya mo bang i-love your enemy? Kaya mo bang mahalin yung enemy mo? Amen? Yun po yun eh. Love like Jesus if you want to grow. Pangatlong points, flourish like palm trees. Ito na po yun. Ito na po yung pinagusto natin. Flourish like palm trees. Pag sinabi po flourish, umunlad. Bakit like palm trees? Bakit po kagaya ng isang nyog? Kasi po yung nyog, tinatawag po yung tree of life. Amen? Tinatawag po yung tree of life, yung pong nyog. Amen? Kasi grabe no yung nyog, no? Nandyan na lahat eh. May prutas, merong yung dahon niya, pwedeng gawing bubong, pwedeng gawing dingding, yung mga kahoy-kahoy niya, pwedeng gawing tingting, walis tingting, di ba? Maraming kayang gawin yan eh. Nakakuha dyan ng vinegar, ano po? Yung kanyang puno nagiging lumber, pwedeng gawing bahay. Ang dami. Ang dami pwedeng gawin sa puno po ng nyog. Kaya po, tawag po dyan is tree of life, na po? A very flourish tree. Na po? Ang dami mo makukuha sa nyog. Amen po ba? Dapat po ang buhay po natin mga Christians, na po, magiging kagaya po ng isang nyog someday. Isang puno po ng pantry na flourish na flourish. Na po? Amen po ba? Marami pong pwedeng pakinabangan sa atin, marami pong pwedeng kunin. Amen po ba? At namumunga po ito kahit po mayroong pandemic. Kahit po hindi normal yung panahon, pwede kang mamunga. Amen? Paano ka naman mag-flourish? Ito po, bibigyan ko po kayo ng tip. Dapat po, unang-una po dyan, nagpapatawad ka araw-araw. Forgive every day. Amen? Kung gusto mo ba mag-flourish ang buhay mo, dapat nagpapatawad ka araw-araw. Amen po ba? Magpatawad ka araw-araw. Yung may mga sama ng loob sa'yo, patawarin mo na yun. Amen? Yung mga nakagawa ng kasalanan sa'yo, patawarin mo na yun. Importante po magpatawad tayo everyday. Isipin po natin palagi, sino ba yung nagkasala sa'yo? O sino yung nagawan mo ng kasalanan? Patawarin niyo po sila. Amen? Pangalawa po, build relationship. Build relationship po. Kasi po, bakit importante na meron tayong relationship po para mag-flourish po yung buhay natin? Kasi po, someday, kailangan po natin mga tao sa paligid po natin para magtagumpay tayo. Mga kapatid, mahirap po magtagumpay nang wala kang kasamang mga tao. Wala kang leader, wala kang pastor, wala kang church. Ang hirap po niyan. Wala kang parents. Naku, ang hirap po magtagumpay pag ikaw lang po mag-isa. Importante po yung mga kasama mo sa iyong paligid. Amen po. Kasi sila po yung maglilip up sa'yo. Sila po yung mag-i-encourage sa'yo. Sila po yung magtuturo sa'yo. Sila po yung nakatingin sa buhay mo, mag-guide sa'yo. Kaya importante po yung relationship. Kaya huwag mo pong pagalitan ng pagalitan yung mga nasa paligid mo. Huwag mo po sila, huwag kang maging haters nila. Huwag mo silang maging hate sa buhay mo. Kundi, alagaan mo sila, i-treasure mo sila. Yan po, makisama ka sa kanila na maganda. Build a relationship every day. Build a moment with them. Amen po ba? Kasi po, napaka-importante po niyan. Lalo na po yung ating mga kasama sa church, nako. Yung iba, pinagpapalit ang kanilang mga kasama sa church. Pinagpapalit sa mga hindi mananampalataya. Kasi wala daw sila napapala sa mga taga-church. Kasi mga walang pera. Hindi nila alam. Ang friendship po natin dito sa church, tinatawag pong eternal friendship. Yan, di ba? Eternal friendship. Kasi bakit sinabing eternal friendship? Pag ikaw po napahamak, pag may nangyari po sa buhay mo, yung mga kaibigan mo doon sa labas, hindi ka kayang ipanalangin noon. Hindi ka kayang ilapit kay Lord noon. Eh kaming mga tagtaga dito sa church, kaya ka naming ilapit kay Lord pag may mahirap na sitwasyon ka. Wala man kaming pera, wala man kaming maibigay sa iyo na kung anumang bagay na kailangan mo, pero kaya ka naming ilapit kay Lord. Amen. Panghuli po, learn to give. Learn to give. Opo, dapat sa atin po mga kapatid, baguhin na natin yung style natin, hindi po tayo laging pakabig. Amen po ba? Pag bumunta tayo ng church, iniisip natin lagi pagpunta natin ng cell group, di ba? Ayos to ah. Ano kayong mapapakinabangan ko dito? Dito sa church na to. Ano kayong makukuha ko dito? Hindi dapat ganun. Maling attitude yun. Maling ugali po ng tao yun. Amen? Kahit saan ka po magpunta, hindi dapat ganun. Kasi po, pagdating sa church, ang daming ino-offer sa'yo. Pagkain nga lang, ino-offer na sa'yo eh. Ino-offer pa nila si Jesus. Dapat hindi ganun. Dapat ganito po yung ugali natin. Amen? Uy, dami nilang ino-offer sa akin ah. Ano kayang maibabalik ko sa kanila? Ano kayang mga kailangan nila dito? Ano kayang pwede kong maiganti sa kanila? Sa mga ginawa nilang kabutihan sa akin. Biro mo, sinusundo ka. Pagdating mo sa church, pinapakain ka pa. Wine-welcome ka. Tapos, pinapaintindi pa sa iyo ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, dapat po tayo learn to give. Napo, hindi po tayo lagi ang kumukuha. Sabi nga po ng Bible, it's better to give than to receive. Bakit po sinabi ng Bible yun? Amen? Bakit po sinabi? Kasi po, marami po sa atin, nahilig ho mag-receive, hindi ho mahilig magbigay. Amen? Baguhin na po natin. If you want to flourish your life, learn to give every day. Amen po ba? Mga kapatid, TVCN, tandaan niyo po itong sasabihin ko. Meron pa po kayong kayang gawin. Amen po ba?
wag niyo, yung po mga hindi pa nakakabalik galing dun sa pandemic, yung hindi pa po nakaka-recover, yung medyo tulog po yung puso, tulog po yung isipan, hoy, gising, Kristiyano ka, may Diyos ka, ang dami mong kayang gawin dati na nawala na ngayon, ibalik mo ngayon yun na mas pinalevel up pa. Amen? Marami ka pang ibubuga, marami ka pang kayang gawin, galingan mo pa, ilabas mo pa. Amen po ba? Alam niyo po, marami pa kayong kayang gawin, marami pa kayong magagawa. Do not stop that. No po, do not allow that the pandemic, no po, yung mga nagdaang buwan, no po, na nagpahinto sa atin, nagpahinto sa iyo, na magpapahinto pa rin sa iyo sa 2021 or until now. No po, just grow. Amen po ba? Dapat po magtuloy ka po sa iyong buhay. Amen, hindi po dito natatapos ang buhay. Marami pa po kay, marami ka pa pong kayang gawin, marami ka pang kayang ilabas, marami ka pang kayang ibuga. Amen po ba? Galingan mo pa. Pakinggan niyo po itong sasabihin ko. Do not go only through life. Do not go only through life. But grow through life. Amen po ba? Maturity is so important. Opo, sobrang importante po ng maturity in achieving the flourish life. Amen. When there is an opportunity, mga kapatid, take it, grab it. Opo, kunin po talaga natin pag meron pong opportunity. Halimbawa, kinorek ka, nirebuke ka, no po, pinagsabihan ka, at o kaya ay nilevel up ka, o pinopromote ka, opportunity po yun. Huwag kang matakot. Amen po ba? Don't be afraid, because it will flourish your life. Amen po ba? Pag meron pinapagawa sa iyo ang Diyos, it is an opportunity to grow. Pag mahirap, naku po, mas lalong kunin mo. Kasi po, the more na mahirap, the more na mas maraming growing opportunity po doon. The more na mas mahirap, ulitin ko po, the more na mas mahirap, the more na mas marami kang kayang ilabas. Alam niyo po, pag mahirap, huwag ka magreklamo. Ha? Alam niyo po, ang paglilingkod po sa Panginoon, na po, if you want flourish life, yung iba kasi nagsawa na eh. Sabi ni Lord, may promise siya, sabi niya, ganito, ganyan, ganyan. Nagdadabog na, nagmumurmuring na iba, nagre-reklamo na. Sabi ni Lord, ganito, ganyan, ganyan. Alam niyo po, ilang taon ka na ba naglilingkod kay Lord? Eh, may mga gusto mo agad success, 2 years, 3 years, alam niyo po ang success, ang flourish life po, lumalabas po talaga yan, hindi po yan mga 2 years lang. Dapat po mayroon kayong tinatawag no, long-term mentality sa paglilingkod kay Lord. Amen po ba? Kasi po, sinusubukan ka pa ni Lord eh. Kung tatagal ka sa kanya, yung iba umalis na, wala pang promise ni Lord, sayang naman. Amen po ba? Yung iba hindi na nag-grow. Gusto ng flourish life, ayaw mag-grow. Amen? Gusto ng flourish life, ayaw mag-grow, ayaw magpa-plant sa church. Ayaw i-involve yung sarili sa church. Ha? Gusto ng masayang buhay, gusto ng maunlad na buhay. Amen po ba? Alam niyo po ba, ang growing stage po, ang maturity po, hindi po yan nakukuha sa masayang buhay. Pag nag-grow ka, gusto mo mag-grow, hindi po yan nakukuha. Ang grow po, hindi po, ang pag-grow po, hindi po yan nakukuha sa masayang buhay. Pag nai-entertain ka, pag binobola ka, hindi ka mag-grow doon. Amen po ba? Mag-grow ka pag mahirap ang sitwasyon, pag merong pagsubok, pag mahirap po yung pinagdadaanan mo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, don't be afraid pag may mahirap na pagsubok, pag may mahirap na pinapagawa ang Panginoon, don't be afraid. Kasasamahan ka ng Diyos, don't be afraid. Take it, grab it, because it will flourish your life. Amen po ba? Sino po dito ngayon yung magdedesisyon? Pastor, I want to grow. Opo, mag-grow. Gusto po talaga mag-grow. So plant yourself into the church, involve yourself to the ministry, to the church, opo, Tvcn, involve yourself to your cell group, opo, and then allow God to grow you. Amen? And then, yung pong flourish po, automatically pong lalabas yan. Amen po ba? Yung bunga po, automatic yan. Ha? Season or out of season, magbubunga ka, magpo-flourish po yung buhay mo. Amen? Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon namin, Ama, na makapagyarihan sa lahat, salamat po, Lord, sa pagkakataong ito. Thank you so much, Lord, for teaching this kind of special message for us. And we believe, Lord Jesus, that this message, Panginoon, is all about us, Panginoon. Lord, salamat po dahil hindi mo po kami pinapabayaan sa mga aral, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Lord, magmula ngayon, Panginoon, magtitinuna po kami, Panginoon, dahil alam namin, Lord, ang isa sa mga way ng pag-grow, Panginoon, ng buhay ng isang tao ay yung matinong buhay. Yung matinong buhay po, Panginoon, yung malayo sa kalokohan, Panginoon, yung hindi na po gumagawa ng mas pinipili po na gumawa ng mabuti kaysa sa kasalanan, Panginoon, yung magmamature na po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na magmature.
Lord, ang bawat isang leader ng TVCN, bawat isang nanonood ngayon, Panginoon, disciples man, Panginoon o leader, Lord, tulungan mo po kami mag-mature. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-grow, Lord Jesus, so that our life will become flourish, Panginoon, in the right time, Panginoon. So we will bear fruits, Panginoon, in season or out of season. Lord, bless every one of us. Bless our pastor, our church, all the leaders, Panginoon. Panginoon, yung mga primary leaders, yung mga 144 leaders, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. And all the cell groups, Panginoon, pagpalain mo po sila. I'm praying, Lord Jesus, na magkaroon po sila ng growing stage, Panginoon, ngayon. Magkaroon po sila ng maturity, Panginoon. So that their life, Panginoon, will become flourish, Panginoon, someday. Lord, maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong turo, Panginoon. Mahal ka po namin, Panginoon. Salamat po sa paggabay mo sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. TVCN, God bless po sa inyo. Malapit na po ang Pasko. I'm praying po na lagi po tayo magsama na po every Sunday po hanggang sa, siguro, dalangin ko po hanggang December na lang po tayo magla-live po ng ganito. Ano po. Dalangin ko po sa January. Pag-pray nyo po ha, sa January po ay makapalik na po tayo sa ating physical gathering. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magpatuloy lamang po kayo sa paglilingkod nyo sa Panginoon at sa pagsisik nyo sa Kanya. Dahil pagpapalain po kayo ng Panginoon, papaula rin po ng Panginoon ang iyong buhay sa tamang panahon. Amen po ba? God bless po.